Hello sa inyong lahat. Pasensya na kayo dahil hindi ako nakakagawa ng madalas ng mga videos. Dahil nga sa ako ay sumasideline, ako ay agent ng real estate. Ang developer namin ay PhilInvest. Kaya kung sino man sa inyo ang in the future ay magkaka-interest na kumuha ng investment, sana ay i-consider nyo na magtanong sa akin or mag-inquire, baka meron kaming available ng mga gusto nyong properties tulad ng lote, house and lot, at saka condominium. Advisable kapag bahay kung wala kayong bahay at kayo ay nangungupahan lang, at kuya naman ay magsisimula kayo ng pamilya nyo, kaya kailangan nyo kumuha ng bahay. Pero kung halimbawa, ang kailangan nyo talaga ay investment, for investment, mas maganda yung condominium kasi nga tumataas ang value ng condominium kada taon. Ang maganda pa dito ay merong tenant na uupa doon na makakatulong sa inyo sa pagbabayad ng inyong unit na kukuhain. Kaya yan, kung sino man sa inyo in the future magkakaroon ng interest na mag-invest, PM nyo lang ako. Malaking tulong nito para sa akin. Siyempre, matutulungan din kayo. Maraming salamat. At sa mga kababayan natin na OFW na gusto na kumita ng extra, kayo ay pwedeng-pwedeng mag-try na mag-agent ng real estate katulad ko. Tuturuan namin kayo at ito ay libre lamang. Wala kayong babayaran kahit piso. Ayan, punta na tayo sa ano ba talaga ang topic ng video kong ito. Ang topic ng video kong ito ay para sa mga nasa Pilipinas nating mga kababayan na gustong mag-apply papunta sa Poland. Ang agency na sasabihin ko ay naka-base dito sa Spain. Ang agency na to ay makakatulong sa inyo na nangangarap na pumunta ng Poland o kaya naman ay ng Europa, kasi kadalasan ang ginagawa natin, ginagawa natin ito na stepping stone. Wala namang problema kasi ang Poland ay hindi naman mahigpit. Hindi katulad ng ibang bansa. Bali ito ang magiging flow ng application nyo kung sakaling magkaka-interest kayo o na mag-apply sa agency na sasabihin ko sa inyo. Bali, paalala ko lang, ito ay naka-base dito sa Spain pero meron itong ka-tie-up na agency sa Pilipinas. Magiging flow. Una, magsisend kayo ng resume sa email address ng agency na naka-base dito sa Spain. Then, kung interested kayo, isisend sa inyo ng agency na to kung ano yung mga requirements na kailangan nyong isend sa kanila after nyong ma-send yung resume nyo. Kapag complete documents na kayo na naisend, magre-reply ang agency at tatanungin kayo kung okay ba sa inyo ang job offer na meron sila. At para ma-proceed na ang inyong application, kailangan nyo munang magbayad ng initial payment or yung kalahati ng placement fee. Magkano ba ang placement fee na kailangan nyo ibigay sa agency dito sa Espanya? Ito ay 2,500 euro. Bali, itong 2,500 euro ay bayad pa lamang sa agency na naka-base dito sa Spain. Iba pa yung babayaran nyo sa agency, naka-tie up ng agency na to na nasa Pilipinas. Kapag nakapagbayad na kayo ng kalahati ng placement fee or yung 1,250, ang gagawin ng agency dito sa Spain ay ipapadala na yung mga documents nyo sa contact nila sa Poland para masimulan na ang process ng inyong working permit. Then, ang working permit nyo, pinakang matagal, aabuti niya ng 5 hanggang 6 months. Then, kapag meron na kayong working permit, ang gagawin naman ay ipapadala ng Poland dito sa agency sa Spain. Then, ang agency ng Spain, sila naman ang magpapadala sa agency sa Pilipinas.
At kapag may working permit na kayo, kailangan naman ay bayarin nyo ang natitirang kalahati ng placement fee. Ito yung 1,250 euro. Then, mag-aantay na kayo ng inyong visa appearance. Then, habang nag-aantay kayo ng visa appearance, i-advise naman kayo kung ano pa ang mga dapat nyo gawin. Katulad ng inyong kailangang ihanda na rin ang inyong police clearance at saka ang inyong medical. Magkano ba ang placement fee? Ang placement fee na gagastusin nyo kung sakali magiging interesado kayo mag-apply sa agency na to ay unang-una 2,500 euro ang ibabayad nyo sa agency dito sa Spain. Then, ang ibabayad nyo naman sa agency sa Pilipinas ay nasa 100,000 pesos. Hindi lang sigurado kung ilan, pero ang pagkakasabi kasi sa akin ay parang nasa agency ng Spain at saka ng Pilipinas ay nasa 280,000 pesos. Pero hindi pa kasama doon ang plane ticket. Bali, ang gagastusin nyo lahat ay nasa 300,000 pesos lahat-lahat. Mahigit kasi depende yan sa magiging sa mabibili nyo o makukuha nyo na kung kailan kayo magpa-flight. Kasi syempre, iba-iba kasi ang presyo ng plane ticket kada buwan. Then, depende na rin kung anong airlines ang kukunin. Ano ang mga requirements na kailangan? Una, i-scan ang all pages ng inyong passport. Magsisend kayo ng resume na Europass format, scan copy of documents on completed education na notarized dapat. Ibig sabihin ito kung ano yung natapos mo, dapat notarized. Ito yung educational attainment, dapat notarized. Tapos, yung photo na 35 by 45 cm. Certificate of employment, yung inyong work experience, dapat meron kayong employment certificate. Then, dapat meron din kayong COVID certificate. Dapat meron din kayong national ID copy. Meron ba itong age limit? Ang pwede mag-apply dito ay mula 21 years old hanggang 50 years old. Ang job offer sa Poland ay spa therapist, hotel receptionist, factory worker, driver, welder, farm worker, seasonal, mushroom worker, electrician or assistant electrician. Then, pwede bang mag-apply yung mga may tattoo? Yes, pwedeng-pwede pong mag-apply kahit meron kayong tattoo. Ako itatanong nyo kung gaano ba katagal ang application, hindi masabi ng agency kung gaano katagal kasi kahit saan namang agency kayo mag-a-apply ay hindi rin sigurado kung ito ba ay matagal o mabilis kasi depende. May mga tao kasi na sinuswerte na mabilis sila nakakaalis, yung iba naman ay inaabot ng higit isang taon. Kaya depende talaga. Mahirap magsabi, baka mamaya umasa kayo din hindi naman mangyayari. Mas maganda ay mga pagpalagay na natin nasa 1 year na mahigit para hindi kayo masaktan. Magkano lahat ang gagastusin? Ang gagastusin ay nasa mahigit 300,000. Need ba may work experience? Ang kailangan lang ng may work experience ay syempre yung mga therapist, driver, welder, at saka yung mga electrician. Kasi yun, kailangan talaga, alam mo talaga kung ano yung gagawin mo. Kasi pagdating mo ng Poland, hindi ka naman natuturuan. Unlike kapag ang trabaho mo ay factory worker o kaya sa farm, madali lang naman turuan kapag ganong mga trabaho ang a-applyan nyo. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong ang video kong ito para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na gustong pumunta ng Poland at ng Europe.
Good luck sa inyong lahat at sana after 1 year, andito na rin kayo sa Europe. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman pwedeng palambing ng isang subscribe dyan. Maraming maraming salamat at kung nagustuhan mo ang video kong ito, i-click mo na rin ang like. Maraming salamat dahil makakatulong ito sa engagement ng aking channel. Maraming maraming salamat. Paalam!